isang buhay aking kinikilala. Patawarin yaring kasalanan. Ako'y gawa at mahal kong Diyos sa ayon sa iyong kagandahan. Oo, marasal ako'y iyong linisin ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniutos mo na pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami nawa ay makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kaluuban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ang Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, "Ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito." Itinanong naman ni Abram, "Panginoong aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin?" Sinabi sa kanya, "Dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati, at isang bato-bato." Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghahating hayop. Bumaba ang mga buwitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram.
Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At ng araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya, "Nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin ninyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito, tulad ng malimit kong sabihin sa inyo. At ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kahihidnatnan nila, sapakat ang dinodiyos nila ay ang hilik ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula roon, hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga minamahal kong mga kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong kinasasabikang makita uli. Magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na nakaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon Jesu Kristo.
sa ulap ng maliwanag. Ito ang siyang bayan, kasama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, utong tingin ng lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha, nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila ay biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaki na nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guru, mabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubul, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo ay hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matagpan sila ng isang ulap at sila ay natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking kinirang, siya ay ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nila na nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nang ang ating Panginoon ay nagbagong anyo sa itaas ng bundok, ang Diyos Ama bumaba at mayroon siyang tinabi. Ang sabi niya, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan."
Ang Diyos Ama ay may kahilingan sa bawat isa sa atin. Ang kanyang kahilingan, pakinggan daw natin lagi ang ating Panginoong Jesus. Pakinggan natin ang kanyang mga aral. Intindihin natin itong mabuti at isagawa sa ating buhay lagi-lagi. Bakit kinikiling ng Diyos Ama pakinggan si Jesus lagi-lagi? Upang gaganda ang ating buhay sa lupa, maging maayos. At para pagkatapos ng ating buhay sa lupa, langit ang ating tugo. Kung mahal natin ang Diyos Ama, ang kanyang kahilingan ay ating tutuparin nang walang pagkukulang. Lagi natin pakikinggan si Jesus sa lahat ng kanyang itinuturo sa atin habang tayo ay nabubuhay sa lupa. Yan ang ibig ipaabot sa atin na mensahe ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspekto nito. Ang ating tugon, Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo, mga pari, diakono, religyoso at religyosa, gampanan nawa nila ng maisigasik ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tubdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat ng nakikahos, mga frontliners at kaming lahat na patuloy na nananalik sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikot sa kanilang makasalanang pamumuhay, matanggap nawa nilang grasya ng iyong awa't habag
sa pamamagitan ng pagtanggap ng sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layuning itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na ipinangako mo sa kanila noong sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kaming makapaghanda habang kami ay nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng iyong muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya ay laang mamatay para sa lahat. Sa kanila ay kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspus ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay bawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa upang akayin ang lakat sa pagkabukay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakila. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo
ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lakat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lakat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo
sa lahat ng kapakamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang lay ministers po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Para sa atin.
Diyos, kay buti mo sa isang tulad kong maswayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, at mga ibang religious articles upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka na. Amen.
na.